Oh dear, okay. Hello mga idol, magandang araw po sa inyo lahat, lalo na po sa mga kababayan natin dyan at mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Magandang araw po sa inyo dyan. At muli tayo ay nagbabalik para makapagbigay na naman ng bagong impormasyon regarding sa mga job seeker natin na naghahanap ng trabaho dito sa New Zealand. Pero bago po na muna po lahat, please sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, subscribe this channel, Inside Chris TV po, para mabigyan pa po kayo ng iba pang mga impormasyon regarding sa kalakaran ng paghahanap ng trabaho dito. Ma-update din kayo sa iba't iba pang mga detalye na kinakailangan dito. So yun, maraming salamat mga idol. Please huwag niyo po i-miss na mag-subscribe dito lang sa Inside Chris TV. Ngayon mga idol, dito sa video na to, sasagutin naman natin yung mga katanungan ng karamihan ng mga walang experience sa abroad o local experience lang po. Meron po ba talaga na chance na makapasok dito? So ayun mga idol, dito sa video na to ibibigay ko po yung kasagutan at syempre mga requirements at qualification. Unang-una syempre mga idol, meron chance ang local experience. Katulad ko, local experience lang po, hindi po naka-experience sa abroad. Kaya ako nakapasok dito. Pero syempre ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit at ibibigay ko yung mga iba pang detalye ng qualification at requirements para makapasok dito sa New Zealand. At yes mga idol, may chance po na malaki na makapasok dito sa New Zealand kahit local experience ka lang. Pero syempre, depende pa rin po yan sa Immigration New Zealand at sa mga employer natin na naghahanap ng empleyado papunta dito. So yung mga idol, ulitin ko po, depende po yan sa New Zealand Immigration at syempre sa employer na kukuha ng mga empleyado sa atin dyan sa Pilipinas. Depende po talaga sa nila kung makakapasok kayo at yung requirements nyo ay papwede sa New Zealand Immigration. So yun po mga idol. Ngayon mga idol, unahin ko dito yung mga qualification. Tulad sa pinost ko na 2023 updates na pag-a-apply dito sa New Zealand mga idol, iisa lang po din yung mga requirements at qualification na hinihingi ng mga employer dito. So ito mga idol, i-explain ko sa inyo yung mga experience lang sa local at ito po yung mga qualification and requirements na parehas lang din sa 2023 updates, pero merong mas importanteng mga requirements na kinakailangan dito na papasok naman sa New Zealand Immigration para makapasok kayo dito at mabigyan kayo ng visa. Unahin natin ulit yung qualification ng employer mga idol. Siyempre, unang-una dyan yung qualification ng employer, yung 3 years work experience po at higit pa. Kahit local experience ka na mga idol, 3 years work experience o higit pa sa isang posisyon na kung anong demand ng employer natin dyan sa Pilipinas. At kung mas malaki pa, higit sa 3 taon yung experience nyo, magkakaroon pa ng chance na talagang magkaka-interest yung employer sa inyo. Lalo-lalo na kung yung mga experience nyo ay pasok na pasok sa qualification nila, sa mga demand nila. Sa pangalawa ulit idol, yung English natin ulit. Kahit local lang experience nyo, basta mahusay kayong mag-English, nakakapag-usap kayo at nakakausap nyo yung employer na iintindihan nyo, yan po yung isa sa magkakaroon ng posibilidad na makuha kayo ng employer at magustuhan niya kayo kahit wala kayong experience sa abroad. Kaya sa mga local dyan na talagang gustong-gustong magtrabaho sa New Zealand at makapasok sa New Zealand, sikapin yung makapag-aral ng pagsasalita ng English at pagkababasa, pagsusulat o lalo na sa listening natin mga idol, na maiintindihan natin yung English speaking. So yan po yung pinaka-importante din sa employer. Kagaya nga po ng nasabi ko sa video na nagawa ko sa 2023 updates, hindi lahat na nandito sa New Zealand ng mga OFW is magagaling mag-English mga idol. Karamihan din yan ay utal-utal magbigkas at hindi talaga fluent, pero kinakaya nila kasi importante sa nila makapagtrabaho dito. At ayun mga idol, na-absorb na lang nila yung English dito kasi itong New Zealand mga idol, hindi siya American English, British English to mga idol. Medyo may pagka-accent yung mga salita ng mga New Zealander dito mga idol. Kaya importante talaga yung malinaw yung pandinig natin pag nakikinig tayo ng mga English. Kasi minsan na mga salita ng mga, lalo na mga employer o mga puti, is mahirap intindihin. Lalo na pag may mga words siya na hindi familiar sa English natin na pinag-aralan. May iba't ibang term ng English nila sa American English mga idol. Kaya yan po yung dapat yung tandaan. At mga idol, yan po yung isa sa mga giging chance nyo
para magkaroon ng interest sa inyo yung employer at magustuhan kayo makuha kayo, makarating kayo dito mga idol, yung English nyo kaya kailangan yung husayan niya mga idol. At pagdating naman sa requirements mga idol, ito naman yung mga kinakailangan. Syempre tulad din sa unang video na pinost ko, kailangan may certificate of employment. Itong certificate of employment mga idol, dapat din merong kayong job title, full details talaga, job title, position nyo, tsaka yung duration date kung kailan kayo nag-start at natapos dyan mga idol. So ayan, malaking bagay din yan. Kasama na din dyan yung mga supporting documents din, katulad ng company contract, company ID, payslip, at tutugma dapat yung position nyo dun sa mga supporting documents na yun. Para pag binerify po yan, is pasok na pasok po yan sa pagpaprocess ng visa nyo. At syempre, dapat mga idol, yung company nyo na yan na pinanggalingan o currently na nagtatrabaho kayo dyan, is dapat buhay pa. Lalo na sa mga matagal na naka-experience dyan. Dapat yung company nyo na yan is buhay pa kasi bine-verify yan at kinokontakt po yan ng mga agency. Kung talagang dyan kayo nagtrabaho at talagang kung ayun yung po yung position nyo at kung kailangan nag-umpisa at natapos nyo sa company na yun. At ito naman po yung mga idol, yung mga pinaka-importante pag local experience lang. Ito yung pinaka-importante na requirements na documents. Ito yung SSS Pag-ibig PhilHealth, na ang mismo naguhulog niyan is yung company nyo na pinagtrabahuan o pinanggalingan yung company mga idol. So ulitin ko po mga idol, dapat po merong SSS Pag-ibig PhilHealth na mismong company nyo po ang naguhulog dun at hindi po pwedeng kayo. So yan po yung pinaka importante pag local experience na, yan po yung importante na requirements. At itong mga requirements na to ang kinakailangan at hinahanap ng mga New Zealand immigration para maiprocess yung visa nyo mga idol. Siyempre mga idol, dapat meron nga ding Philippine passport na isa't kalahating taon na dapat valid pa, tapos driver's license. So ayan mga idol, sa mga nag-a-apply ng papunta New Zealand na carpenter, steel fixer, mason, electrician o kahit ano pang posisyon na hindi related na sa pagdadrive ng mga sasakyan, ay kailangan nyo pong kumuha ng driver's license na pang four wheels o pang kotse kahit non-professional po. Importante po yan sa pag-a-apply dito. Katulad nga po ng ginawa kong video is kukuha po kayo ng sarili nyong kotse pagdating dito kasi wala pong mag-aatid sundo sa inyo papunta sa trabaho nyo pag nandito na kayo sa New Zealand. Dahil may posibilidad na pagdating nyo dito is palipat-lipat kayo ng project. Depende yan sa kontrata ng mga company nyo sa mga client nila. So ayan mga idol, may mga kontra-kontrata yan kung ilang taon o ilang buwan lang kayo dyan sa isang project na yan. Pag natapos po yan, once na hindi kayo na in-extend ng main company, is ililipat kayo sa ibang project ng agency kung saan kayo na pasok o nakapag-apply. Kaya isa po yan sa importante. Kaya kailangan nyo ng sasakyan dito at kung bakit nire-require po yan driver's license sa inyo mga idol. At pagdating nyo naman dito mga idol, yung driver's license nyo naman is i-convert nyo yan sa New Zealand driver's license. Sa pagko-convert nyan dito mga idol, kailangan nyo dumaan sa exam. Katulad lang din sa atin, kailangan nyo dumaan sa exam tsaka actual. At sa mga heavy duty driver at mga heavy equipment operator, syempre dapat meron kayong license na pang mga heavy duty din tsaka pang heavy machine na ginagamit nyo. So yan po mga idol yung kinakailangan sa driver's license nito. Kahit hindi po related yung trabaho nyo, kinakailangan nyo pong kumuha nyan dyan sa atin sa Pilipinas. Isa pa sa mga requirements dito, syempre dapat meron kayong updated resume o CV mga idol. Pag gumawa po kayo yan, isa sa mga tip ko, damihan nyo po ng job description o work experience nyo, kung anong ginagawa nyo doon sa mga previous company nyo na trabaho mga idol. So ayan po, i-update nyo lang po siya at yung mga latest work experience nyo lagi nasa ibabaw after ng mga details nyo sa information nyo. Tapos yung mga job description nyo, work experience nyo, dapat yung latest na nasa ibabaw pababa sa mga luma nyo na experience. Kasi yan yung agad yung unang tinitignan ng mga employer para hindi sila mahirapan. At dadamihan nyo nyo ng job description mga idol, mga detalye na ginagawa nyo dyan sa mga pinanggalingan nyo. So ayan mga idol, ang kailangan nyo gawin dyan. Updated resume nyo po na maraming job description. At yan po mga idol, yung mga nabanggit kong mga qualification at requirements. At hindi po talaga madali yan para sa mga may local experience. Pero pag sinamahan nyo po yan ng
sipag, sikap, at saka determinasyon na gustong-gusto nyo talaga makapunta dito. Wala pong impulsive. Kaya mga idol, kung sakaling pumasok po yung qualification nyo at nakompleto nyo po yung mga requirements na nabanggit ko, ay pwede na po kayong mag-apply. At syempre, lalo na kung confident na kayong mag-English mga idol, tip ko sa inyo, maaari na kayong magpunta sa mga agency na may demand na papunta dito sa New Zealand. At syempre, dapat mga idol, double check nyo po yung mga agency. Ang mga agency is marami tayong mga scammer na agency ngayon, mga kumakalat. Kaya advice ko sa inyo mga idol, i-double check nyo po yung mga agency na pinupunta nyo o kinukontak nyo kung accredited po siya sa former na POEA o DMW na po ngayon, Domestic Migrant Workers. So ayan, double check nyo po siya mga idol dyan kung accredited po yung agency na yan. Kasi maraming scammer na mga agency ngayon na kumakalat. Kaya dyan po mag-iingat kayo mga idol. Ayan po yung mga importanteng bagay mga idol sa pag-a-apply ng agency. So ayan mga idol, kung confident na po kayo sa English skill nyo at kumpleto nyo yung requirements nyo, huwag nyo na pong sayangin yung panahon at mag-apply na po kayo dyan sa mga agency natin na may demand dito sa New Zealand. At magagamit nyo po itong mga informasyon na nasabi ko mga idol. 100% po yan makakatulong sa inyo. Basta determinado lang po kayo at sasamahan nyo ng sipag at syaga. Walang imposible. At ayun mga idol, hanggang dito na lang. At sana marami ako nabigyan ng ideya at kaalaman sa inyo, lalo-lalo na sa mga may local experience at walang experience sa abroad. Sana nabigyan kayo ng ideya na pwede pala kahit walang experience sa abroad. Basta ayan, depende lang talaga sa may qualification at requirements natin dito mga idol. At kung may mga katanungan kayo mga idol, huwag po kayo mahiyaw na mag-comment dito sa comment section. At please, like nyo na lang po itong video na to at i-share nyo din para magkaroon din na kaalaman yung iba. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe this channel, SH3 TV. God bless sa atin lahat mga idol at ingat po kayong lahat.